Nagbigay ng inspirasyon at nagpatibay ng pananampalataya ng kapwa guro at mag-aaral ang Student Week of Devotion ng Manila Adventist College noong March 21 to 25. Ito ay kanilang idinaos via online at face-to-face setup sa unang pagkakataon matapos ang dalawang taon. Ang balitang hatid ni Rodel Umayana. Mga karanasang naglalaman ng iba't ibang pagsubok sa pamilya, pananalapi, pag-aaral, mental health issues, pagkawala ng mahal sa buhay at mga kaugnay na hamong dulot ng pandemya. May mga kwento ng pagsubok at mga karanasang nagbunga ng matibay na pananampalataya sa kanilang paglalakbay kasama ang Diyos. Ito ang naging sentro ng mga mensahe ng mga estudyanteng tagapagsalita sa ginanap na Student Week of Devotion noong March 21 to 25, 2022. Ito ang kauna-unahang pagkakataong na isagawa ang kombinasyon ng online at face-to-face na Student Week of Devotion pagkatapos ng dalawang taong pandemya. It's a privilege for me kasi ang hirap ngayon ng week of prayer na online. Unlike here in MAC, you can feel the presence of the Lord, you can feel the message of the speaker, you can feel yung sharing to the Garden of Prayer po. So it's a privilege for me as a student na maranasan ko yung week of prayer during this pandemic po. Simula ng pahintulutan ang limited face-to-face classes, iba-iba ang paglalahad ng karanasan ng mga estudyanteng sabik na makasama ang kanilang mga kaklase na napalagaw rin ang kanilang pananampalataya. Through this week of prayer po, kasi we have seen a lot of stories from different students, a lot of perspectives na kung paano sila nagkaroon ng journey with the Lord and how the Lord helped them through each circumstances po. Dagdag pa rito, sa ganitong pagkakataon na ibsan ang kanilang pagkapagod sa pag-aaral, nagpatibay sa kanilang pananampalataya at naramdaman ang paggabay ng Diyos sa kanilang spiritual journey. Dahil po sa programang ito, sa MAC ay na-refresh po ang aking pananampalataya at mas napalapit po ako sa Panginoon. Para naman kay Arnold na naging live speaker, ramdam niya na naging pagpapala siya sa kanyang mga kapwa kabataan sa kanyang mga binahaging karanasan. I was very shocked nung pinili akong speaker, pero na-realize ko lang siguro planto ng Panginoon para maging light pagdating sa mga fellow youths ko. Isa rin sa mga segment ng programa sa araw-araw ay ang sharing time na ang bawat isa ay may pagkakataong maibahagi ang kanilang karanasan o reflection sa kanilang natutunan. Yung pinakagusto ko po sa part ng program ng Student Week of Prayer ay yung last part po after po ng speaker palagi. Yung magkakaroon po ng sharing bawat isa. Doon nyo po kasi nalalabas at nakikita yung struggle ng bawat isa. Pati po kung may natutunan ba sila sa mga senior ng speaker. Ang nasa online naman ay pinangasiwaan din ng kanilang mga faculty facilitator para sa kanilang prayer band. Inasahan na maging tuloy-tuloy na ang pagbabalik ng face-to-face classes nang sa gayon ay mas higit pa sa mga kwentong ito ang mararanasan ng bawat estudyante dito sa MAC. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodel Umayana nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.